Sabi sa amin kagabi ng Coast Guard namin, ewan ko kung lumabag ba kami sa batas nila. Sabi nila, di daw pwede kaming mag-grab, may yung mga grab food. Yung mga kasamahan ko, masyadong mautak. So yun, nag-research sila kung paano ba makapagpa-deliver ng food. So ito, na-discovery namin na pwede din pala. So ito, yan. My first Jollibee dito sa quarantine area. So, buti na lang kanina, yung bellboy dito, sabi sa akin, "Ma'am, kung gusto mo magpa-change ng pera, kung wala kang ka-peso, tutulungan kita, tapos say, kung ano yung pabibilhin mo, bibili natin sa ibaba." So, hala, ang bait-bait niya. So, yun, pina-change ko yung bat ko. Tapos, nagpabili ako ng shampoo at conditioner. And then, so yun, may natira akong peso. Tapos, binigyan ko siya ng tip na, ano, binilihan niya ako ng tinapay, tsaka sky flakes, at tsaka piato. So, tapos, binigyan ko siya ng 150, saya-saya ng bata. So, ito, in order ng kasamahan namin, kasi siya lang, yung iPhone kasi walang app na ganun, yung PH, ano ba yung PH, food delivery, directory. So, wala sa iPhone, wala sa App Store. So, sa ano lang, sa mga Android lang. So, yun, siya ang nag-book, tapos nagbayad lang ako sa kanya. So, ito na! Ay, Diyos ko! Geron! So, ito, may rice tayo, may chicken, may spaghetti, at saka yung ano ba tawag dito? Shuma. Hindi yan shumay, diba? Hawang ko. Tapos, meron tayong buko pie. Ayan, so, kain-kain na. Saya-saya, naka-Jollibee ako. So, ayan, mag-Jollibee tayo. Namiss ko to. Imagine mo, almost 2 years din, hindi ako nakauwi ng Pilipinas. Ito pa naman yung paborito ng mga anak ko, Jollibee. Mas Jollibee kasi kami kaysa sa yung isa, alam nyo na. Yung spaghetti nila especially, yun, napaka-creamy. Ayan. Oh, nagiminig. Tatak Pilipino talaga. Sarap talaga ng Jollibee. Ito talagang gusto-gusto ko sa Jollibee. Sa chicken joy nila kasi napaka-crispy. Yun, narinig nyo yan. Diba? Sarap. Tsaka, yung isa ko rin kasamahan, pa-order siya sa pinsan niya ata. Pinadala din ako ng mangga! Para akong sira ulo dito sa loob. Pero, ito yung kasi yung kailangan natin. Dito tayo sa quarantine facility. Huwag tayong magiging negative. Positive lang yung huwag tayong mag-alala, huwag tayong masyadong mag-worry sa kung ano mangyari sa swab test, whatever. Basta make sure lang na okay lang yung immune system mo, kumakain ka ng mabuti, at uminom na maraming tubig, vitamins. So, dito ano ha, hindi pa ako nagbebenta nito, pero itong ginagamit ko. Santi Barley. So, binili ko lang ito sa friend ko na si Rosemary. Hello, Rosemary! Yan, dala-dala ko. So, may isang box yung binili ko sa kanya. Ito na lang natira. So, tamang-tama sa 10 siya shape pa. So, for 10 days, iinumin ko siya. Masot yung sauce niya. Lumpia pala, lumpia. Akala ko sabi ko na shuman. Lumpia pala. Okay, ito yung sauce niya. Parang feel ko talaga na nasa Pilipinas na ako. Kasi nakakain ako ng mga pagkain Pinoy. Iba-iba talaga ang pagkain Pinoy. Ano ba yan? So, yan. Try nga natin. Ito, ang dami mga sauce sa Thailand pero hindi ko talaga bet. Iba pa rin talaga ang panlasa ng Pinoy kasi. Ayan.
So guys, stay tuned. Marami pa akong update sa inyo. 10 days pa ako dito. So, thank you, thank you, thank you everyone. Have a very lovely 1st of July. Bye!